Spirit na samahan tayo sa libingit. Amen. If words could describe just how I feel inside, I'd write a song concerning my dear Lord. Your words to me beyond compare to any ever heard, that glorify the one that I adore. But my words could not explain just why he bore a shame. No praise could quite convey the love he showed. My song could never fill the heart of a hungry, thirsty soul. But the Spirit in God's word can make men whole. Yes, Lord. Hallelujah. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's word that makes men whole. God's Spirit fills your soul. Second stanza. If love could project, starting within His bride, the reason for her peace will all subside. If she partakes the robe of white, dressed in all His grace, the love of Christ would shine upon her face. But her love cannot be known if Christ is never shown. The life in which the love in her has grown, never win the heart of a lost and lonely soul. But the Spirit in her words can make men whole. Yes, Lord, it's the Spirit. It's the Spirit, the Holy Spirit. It's the Spirit in God's word that makes men whole. God's Spirit fill. Once again, it's the Spirit. It's the Spirit. The Holy Spirit is the Spirit in God's word that makes men whole. It's the Spirit, the Holy Spirit. Praise you, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord, yan ang aming panalangin ngayong gabi. Just let the Spirit fill us in our soul, Lord God. Hallelujah. Wala kaming gagawin ngayon, Panginoon, kundi magpatianod lamang. Nais naming maglingkod sa iyo, pero hindi namin kayang maglingkod sa sarili naming paraan. Kami ay nagko-confess sa iyo ngayong gabi, Panginoon. Ikaw ay kailangan namin. Ikaw ang siyang Lord, manguna sa amin ngayong gabi. Hayaan mong kumilos ng may kalayaan ang iyong Espiritu. Abutin mo ang bawat isa.
Tugunin mo ang aming mga panalangin dahil ito ay gawain mo, Panginoon. Hindi ito gawain ng sinuman. Ikaw ang kumontrol, Lord, ng iyong gawain ngayong gabing ito. Tulungan mo kami, Panginoon. Iangat mo, Lord, ang aming Lord, ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, ng higit ka naming makilala. Hayaang maging bukas, Lord, ang iyong mga salita ngayong gabi sa aming mga puso. Punuin mo kami, Panginoon, Lord, ng makalangit na pagpapala na iyong inilaan para sa iyong mga anak ngayong gabi. Lord Jesus, kami, Lord, ay nagpapaubaya sa iyo at aming hinahayaan ng kapuspusan ng iyong Espiritu ang siyang Lord pumuno sa dakong ito, O God, dahil ito'y pangako mo sa amin, Panginoon, hindi lamang sa mga naunang panahon ng iyong iglesia, kundi, Lord, pangako mo ito, Panginoon, sa iyong iglesia upang ganapin mo, Lord, ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Panginoon, inaangkin namin ang isang matagumpay, Lord, na gawain ngayong gabi sa iyong kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, itong aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Buksan po natin ating Bible. John chapter 14. John 14:12. John 14:12-14. At ito po ang salita. Sabi niya, "Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. And whatsoever you shall ask in my name, that I will do, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it." John chapter 16, verse 13. "Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Makakaupo kayo. Praise the Lord. At karangalan ko po na muli ay makaparito sa ating sambahan at mabigyan ng pagkakataong maglingkod sa Panginoon. So praise the Lord, pag ako'y tumatayo dito, parang gusto kong umatras, parang iniisip ko na I'm not worthy, ganun. Palaging ganun ang aking iniisip. But gusto kong maglingkod sa Panginoon. At ang paglilingkod ay hindi ito kayang, hindi ito kaya ng tao. Ang paglilingkod ay ito'y ang Holy Spirit ang kumikilos. Ang Espiritu Santo ang siyang gumagawa. Ang Espiritu Santo ang nagtatrabaho. Ang magagawa lang natin ay magpatianod sa kalooban ng Panginoon ngayong gabi. Amen. At nais ko pong pamagatan itong The Holy Ghost Church in our time. The Holy Ghost Church in our time. Nais kong basahin po itong quotation ni Brother Branham dito sa Church Order 1192-10. "We believe that the Holy Spirit is putting the same vessel in service. That the Holy Spirit is not another step of grace, but more of the same grace that fills the believers to the extent where that signs and wonders, such as the apostolic gift spoken in 1 Corinthians chapter 12, ito po yung tungkol doon sa mga gifts ng Holy Spirit, manifest themselves through this believer when the Holy Spirit comes in to take up the gifts.
I believe that the Spirit, the Scripture teach that gifts and callings are without repentance. That when we are born in this world, we are sent here by one purpose, that is of God. And that before we are even become adults, while we're yet children, the gifts that we have of God is in us. Then only the filling of the Holy Spirit puts these gifts into operation. But we have them in the beginning, such as teachers and apostles and prophets and gifts of tongues and the nine spiritual gifts according to 1 Corinthians chapter 12. Now we believe that these gifts are in operation today and they should be in every local church. Hallelujah. Amen. Napakagandang paalala sa ating ngayong gabi, mga kapatid, na ang Espiritu Santo ay hindi kumukupas. Ang Acts of the Apostles ay hindi trabaho ng mga apostol sa kanilang natural na gawa, sa kanilang natural na abilidad. But ito ay ang Espiritu Santo ang nagtatrabaho, ang Espiritu Santo ang kumilos, ang Espiritu Santo ay ang siyang nahayag sa kalagitnaan ng mga taong tinawag ng Panginoon. At sa ating panahon ay ang Espiritu Santo ay hindi siya napapagod para magtrabaho. Hindi siya namamahinga para, praise the Lord, para mapagod. Kundi ang Espiritu Santo maging sa ating panahon ay siya ang Espiritu Santo noon ngayon at magpakailanman. Siya ang Espiritu Santo na gumagawa ng mga dakilang bagay nung ang iglesia, ang bagong iglesia, nung iglesia sa Acts ay pinasinayaan ng Diyos. At ang pagpapasinayang yon ay hindi naputol, hindi natatapos. Amen. Hindi siya naging dahan-dahang magtrabaho, but siya ay nagpatuloy na nagtrabaho. Kaya tayo ay bunga ng pagtatrabaho ng Espiritu Santo. At sa ating panahon, ikaw ay kinuha, amen, mula sa iyong dating kinalalagyan upang ipakita ng Diyos ang kanyang napakadakilang gawa sa ating mga buhay. Hindi siya maaaring magtrabaho nang wala ka. Kaya nga pinili niya ang mga apostol para ipakita niya na siya ay nagtatrabaho. Dahil siya ay espiritu. Amen. So, kailangan niyang piliin ang kanyang, praise God, ang kanyang partner. At ikaw ay partner ng Panginoon para siya ay makapagtrabaho sa iyo at makapagtrabaho ka sa kanya. Kailangan niyo ang isa't isa. Kailangan mo ang Diyos upang ipakita mo na ikaw ay karapat-dapat sa kanya. Kailangan mo ang Diyos upang, praise God, upang ang pananampalataya mo sa kanya ay, praise the Lord, ay magbunga. At kailangan din ipakita ng Diyos ang kanyang pakikipag-isa sa iyo at maipakita ang napakadakilang bagay na meron sa Diyos. Amen. At ang apostol ay, mga kapatid, ay apostol din sa panahon ngayon. Kung ano po yung gawa ng apostol nung naunang panahon, siya rin gawa ng Espiritu Santo dahil hindi naman po apostol ang nagtrabaho, kundi ang Espiritu Santo ay nagtrabaho sa pamamagitan nila. Amen. Hallelujah. At masasabi natin ngayong gabing ito, ang church, ang apostolic church ay moving in the spirit. Amen. Ang tunay na church ay kinikilusan ng Espiritu Santo. Ano man ang sabihin ng Diyos, ano man ang iyong marinig mula sa Diyos, amen. Wala kang gagawin kundi sundin kung ano ang iyong narinig mula sa Kanya. Meron siyang mga instruction sa iyo. Meron siyang mga pagtuturo sa iyo. Meron siyang pagdisiplina sa iyo. Ano mang marinig mo mula sa Kanya, ang sabi, ang church ay handa niyang tanggapin kung ano yung kanyang narinig.
Handa niyang tanggapin kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa kanya. Amen. So wala siyang gagawin kundi iwanan kung ano ang kanyang ginagawa. Kung siya'y kumakain sa panahon na ang Diyos ay kumikilos sa buhay niya, kung ano man ang kanya, kung siya ay namamahinga, kung siya ay nakahiga, kung siya ay natutulog, sa panahon na ang Diyos ay kumikilos sa kanya, ang Espiritu Santo ay nagtatrabaho sa kanya at gusto siyang pakilusin, agad-agad siyang kikilos, agad-agad siyang babangon. Amen. Kung merong udyo kong Espiritu Santo na ikaw ay magbangon at manalangin, ikaw ay agad magbabangon at ikaw ay mananalangin. Kung ang Espiritu Santo ay nililit ka sa isang bagay na gagawin mo, hallelujah, ikaw ay kikilos sa kung ano ang ipinapagawa niya sa iyo. Dahil nagtatrabaho ang Espiritu Santo sa buhay ng kanyang iglesia. Amen. Wala kang gagawin kundi sumunod. Sabi ang church ay, siya ay nakitaan ng perfectong pagsunod. Wala siyang sariling paraan ng pagsunod. Kundi ang kanyang pagsunod ay kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos sa kanya, iyon ang kanyang gagawin. Amen. Hallelujah. Narinig natin kanina na napakaraming kailangang ipanalangin. Napakaraming kailangang, praise God, idulog sa Panginoon. Ang bawat isa ay kailangang manalangin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At may mga request sa inyong mga panalangin. At wala kayong gusto kundi ang Diyos ay tugunin ang inyong mga panalangin. Hallelujah. Amen. Now, ang church ay nananalangin. Pag sinabing church, ikaw ay nananalangin. Hindi ka lang umaasa sa panalangin ng iba. But ikaw ay marunong ding manalangin. At ang church ay laging humaharap sa engkwentro ng pananalangin at pakikibaka. Hindi lamang nananalangin na hingin ang iyong mga kahilingan sa Panginoon, but may mga time na ikaw ay humaharap sa isang pakikibaka at ang pananalangin ay isang pakikibaka laban sa kaaway. Amen. Now ang sakit ay isang ay pakikibaka sa panalangin. At ang church ay, ang sabi, hindi nagbabago. Kapag merong may sakit, siya ay nananalangin para sa may sakit. Amen. Now, hindi sinabi ng Diyos na tayo ay hindi subject. Kaya nga merong nagkakasakit. Pero naniniwala tayo kapag merong nagkakasakit sa church na pinapahintulutan ng Panginoon, yon ay gusto niyang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Gusto niyang ipakita ang kanyang pagiging isang dakilang Diyos bilang isang manggagamot. Gusto niyang ipakita kung ano ang attribute na meron sa kanya. Hindi lamang siya isang tagapagligtas. Kundi siya ay, ikaw ay nangangailangan sa kanya araw-araw. Amen. Kaya nga, ang sabi, nasa iyong bibig. Sabi, ang nagsasabing, Jesus Christ is my Lord, ay hindi maaaring sabihin ng tao kung wala sa kanya ang Espiritu Santo. Amen. Siya ang ating Panginoon, but kung ikaw, ang sabi ay nangangailangan ng biyaya mula sa Diyos, huwag kang mahiyang dumulog sa kanya. Sabihin mo sa kanya ang iyong nasa. Sabihin mo sa kanya, dumulog ka sa isang panalangin. Ipahayag mo sa kanya, gustong-gusto niyang siya'y kinakausap. Gustong-gusto niyang marinig ang iyong mga daing. Gusto niyang marinig ang iyong pagsamo. At gusto niyang tugunin ka sa iyong mga panalangin. Kaya nga, ang iglesia, ang sabi, ano ginagawa ng iglesia sa James chapter 5 verse 16? Ang sabi ng scripture, praise the Lord, ay ipanalangin ang mga may sakit. Patungan ng kamay, pahiran ng langis. Amen. At kung siya ay mangumpisal, siya ay ipahayag niya ang kanyang mga pagkukulang, kanyang mga kasalanan upang siya ay makalaya. At kapag siya ay, praise God, nagsisi sa kanyang mga kasalanan at siya ay pinanalangin, siya ay gagaling sa kanyang karamdaman. Amen. Sino nagsabi? Ang Diyos.
Ano gagawin natin? Sundin natin kung anong pinasasabi ng Panginoon. Amen. Sapagkat yan ay Espiritu Santo na nagtatrabaho sa buhay natin sa magitan ng kanyang mga salita. Hallelujah. Praise the Lord. Now, sabi dito sa message, Jesus Christ the same. Sa paragraph 8-4, but divine healing is not what we try to measure with. You can never measure on a minor. Divine healing is just a gift to present Christ. Divine healing to catch the people's attention, to let them know that Jesus loves them. And the main healing that we're after is the healing of the human soul. That men that are born again have eternal life and shall never perish, but be raised up again at the last days, and then it take the spirit of your. Ang sabi dito mga kapatid, yung divine healing, gift yan. Amen? Biyaya ng Diyos yan. Pero hindi yan major. Merong, ang divine healing ay hindi major, but ito'y minor lang. Bakit nagpapagaling ang Panginoon ng mga sakit, ng mga karamdaman? Ang sabi, para kunin ang atensyon ng tao at para patunayan ng Panginoon na siya ay nagmamahal sa iyo. That God loves you. But, mga kapatid, hindi tutuldukan ng Panginoon yung physical healing para matanggap mo, dahil ang tunay na intensyon ng Espiritu sa buhay mo ay pagalingin ang iyong kaluluwa, pagalingin ang iyong puso, pagalingin ang iyong spiritual body, hindi lang ang iyong human body, but yung kabuuan ng iyong pagkatao. Gusto ng Panginoon na ikaw ay pagalingin. Amen. Pwede kang gumaling physically, but ang tanong, paano mo ma-assure ngayong gabi na ikaw ay, praise the Lord, nakalaan sa pangakong eternal? May mga tao na hinahanap nila ang physical na kagalingan at hindi nila tinitingnan yung pangangailangan nila doon sa kanilang kaluluwa. Praise the Lord! May mga taong nagpapatotoo, sila'y pinagaling sa physical na kagalingan at pupunta rin sa impyerno. Hindi rin ligtas. Bakit? Sapagkat ang Panginoon, siya'y nagpapagaling, pero yon ay isang stepping stone lang ng isang Kristiyano na gustong mabago ang buhay. Pero ang sabi, kapag magpapatuloy lang siya, matapos siyang maranasan ang pagpapagaling ng Diyos at siya'y magpapatuloy, sa kalooban ng Panginoon, ang sabi, itong taong ito ay i-born again. Babaguhin ng Diyos ang buhay niya at bibigyan siya ng eternal life. At hindi siya mapapahamak. At siya ililigtas at siya ibabangon sa mga huling araw. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, importante na ang pagpapagaling ay kumpleto. Amen. Hallelujah. So, kung hindi man sa katawan, pero ang biyaya ay magpapatuloy hanggang dun sa kabuuan ng pagkatao. Amen? So, hindi nangangahulugan na kapag ang tao ay may sakit o hindi gumagaling sa karamdaman, ay walang pagpapagaling ang Diyos. Amen? May pagpapagaling ang Diyos, at ang pagpapagaling ng Diyos nandun sa loob. Nasa kanyang kalooban. Siya ay pinapagaling sa kanyang kaluluwa. Hallelujah, siya'y pinapalaya. Siya'y binibigyan ng kapayapaan. Siya'y binibigyan ng kapanatagan. Siya'y binibigyan ng sapat na lakas. Siya'y pinapakitaan ng pangako ng Panginoon sa hinaharap. Nagiging malapit sa Kanya ang mga biyayang iyon. Hallelujah, nagiging realidad sa Kanya ang mga pagpapala ng Diyos. Amen, hallelujah. To catch the people's attention. Yun lang po ang pagpapagaling pisikal. Pero nagpapatuloy siya hanggang espiritual na pagpapagaling, hanggang kalooban, hanggang kaluluwa ng tao. Hallelujah.
Now, ang sabi ng Panginoon, ipapanumbalik ko. Naalala ko yung salita ngayon, I will restore. Ipapanumbalik ko. Ano ba yung ipapanumbalik ng Panginoon? Hallelujah. Ipapanumbalik niya yung pasasapasimula. Ano ba yung sa pasimula ng Acts of the Apostles? Yung inauguration ng church. Ano ginawa doon? Ang sabi, yung Espiritu Santo. Hallelujah. Yung Espiritu Santo ay kumilo sa buhay nila at yung apostolic gifts, sabi, are being restored. Yun ang ipinanumbalik sa iglesia. So ang iglesia ay hindi iglesyang nagtitipon-tipon lamang sa ilalim ng isang utos. Amen? But ang iglesia ay tinitipon sa ilalim ng mga kaloob ng kapangyarihan ng Diyos. Sa ilalim mga kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah. Dahil ipinapanumbalik ng Diyos ang iglesia, kung anong klaseng iglesia meron ang iglesia. Hallelujah. Kung ano ang katangian ng iglesia nung una pa. Amen. Kahit ano gawin ng mga credo at ng mga dogma at ng mga paniniwala. Hallelujah. Now, ang Diyos, ang sabi, ahawiin niya lahat yan upang patunayan ng Panginoon na ang kanyang iglesia ay buhay. Hallelujah. Napakaraming mga deboto sa panahong ito. Praise the Lord. At ang sabi doon sa balita, milyong-milyong mga Pilipino ay nandoon sa prosesyon ng deboto ng Black Nazarene ng Quiapo. At sabi, marahil kung wala ang Espiritu Santo, marahil isa ka sa nandoon na nakikipaggitgitan at nakikipaggirean. O dili kaya ay isa ako sa naroon dahil ako po ay isang debotong Katoliko. Sanay akong lumuhod sa harap ng isang birhen na ginagawa namin yung Black Rosary every day. Sana ako mag-lead ng mga rosaryo. At yan ang ginawa ko sa loob ng napakaraming mga taon. Siguro kung wala ang biyaya ng Diyos sa buhay ko, marahil isa ako sa mga talagang tungtuwa at nandoon sa mga ganong klaseng pagtitipon, kailangan kong support para suportahan ang mga ganong mga events, ang mga ganong mga gawain. Dahil napaparangalaan ang simbahan. Pero salamat dahil merong Espiritu Santo. Sa isang banda, nakakalungkot. Dahil meron tayo narinig na isang pangaral tungkol sa bawat bansa ay merong espiritu. Itong bansang Pilipinas ay merong espiritu. At ang espiritu ng bansang Pilipinas ay adultery. Ay idolatry. Idolatry. Praise the Lord. Amen. Di ba, parang pareho na tunog eh, na? Idolatry. Ano yun? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga ang bansang Pilipinas ay hindi mawalan ng mga kalamidad. Praise the Lord. Bakit? Dahil may kinalaman doon sa ginagawa ng tao. Kaya nga nakakainis ang kasalanan pero nakakalungkot yung mga makasalanan. Para sa atin, nalulungkot tayo. Dahil may mga makasalanan na hindi nila nakikita kung ano yung magiging bunga ng lahat ng kanilang ginagawa. Sabi sa Biblia, ang napapahamak ang aking bayan dahil sa kamangmangan. So, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kamangmangan. At kapahamakan ang idudulot nun sa buhay ng tao. Pero sadyang ang tao ay matigas ang ulo. Praise the Lord! At ang sinasabi nila na yung Black Nazarene na yon ay nagpapagaling.
May mga nagpapatotong pinapagaling sila sa kanilang karamdaman. Hindi maaaring magpagaling ang Diyos-Diyosan. Amen. Ang nagpapagaling ay ang Diyos. Pero hindi niya kailangan gumamit ng rebulto. Hindi niya kailangan gumamit ng isang patay na bagay. Dahil ang Diyos ay wala sa mga bagay na patay. Ang Diyos ay nasa mga buhay. Kapag hinawakan ng mga buhay na tao, ang isang bagay, ginagamit ng Diyos. Pero kung ang humawak ay isang patay na taong patay ang pananampalataya, hindi yon makakatulong sa kanya. Mamamatay siyang tuluyan. Hallelujah. Praise the Lord. Dito sa Super Sense, paragraph 15, it's official as long as the church in our charge, it's the sovereignty of the church. Sabi, malaya daw ang church. May sovereign ang church. The church moves or puts in the trustee. The church moves the pastor or puts the pastor, whatever it is. It is the church in all. That's apostolic. That's the way it was did in the Bible time. Therefore, we feel that no one person then is a dictator or something in the truth, in the church. We don't want that. Every man, every person, myself, in voting in anyone has just got one vote. Just like any other person of the church, here, just one vote. It isn't what I say. It's what the church says. See, what the church says in the body, you like that. Oh, I think that's just scriptural. That's the way it should be. Ang sabi, ang church ay malaya, sovereign ang church. At ang church ay, ang sabi, siya ay nasa ilalim ng leadership. Hindi ng tao, kundi sa ilalim ng pangunguna ng Espiritu Santo. At walang sino mang tao na magiging leader para imandato niya ang iglesia. Walang leader para sabi, ikomand niya ang iglesia. Para imando niya ang iglesia. Sabi, walang sino mang tatayo para maging diktador. Kundi ang Espiritu Santo ay nasa bawat isa at meron siyang itinalaga na kanyang mga lingkod, na kanyang pinapangunahan, na kanyang pinagpapala upang ang kanyang mga lingkod ay maging pagpapala din naman sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Now, ang Panginoon ang naglalagay. Amen, lahat ng mga, dahil ang church ay in order. Siya ay nasa kayusan, siya ay naglalagay ng mga manggagawa sa bawat iglesia lokal. Siya ang naglalagay kung sino yung nararapat, kung sino yung karapat-dapat para sa kanyang iglesia sa isang lugar. Hallelujah! Kaya nga, pag may nawala, merong ipinapalit ang Diyos. Pero tuloy pa rin ang operation ng church, ng Espiritu Santo sa iglesia. Amen! Nawawala ang tao, pero ang Espiritu Santo ay nagpapatuloy. Hallelujah! Now, si Moses ay nawala. Kaya nung nawala si Moses, ibinango niya ang kanyang ministry sa pamamagitan ni Joshua. Amen! Nagpapalit ang tao, pero ang church ay nagpapatuloy sa kanyang lakad. Nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Amen! Kaya ang church ay hindi dapat nakatingin. Amen, nakatingin sa abilidad ng tao, kundi ang church ay lagi nakatingin sa Espiritu Santo. Amen. Dahil isang araw, mawawala yung tao, pero ang Espiritu Santo ay mananatili, nakasama natin. Hallelujah. Hindi niya tayo iiwan, sabi ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan.
Siya ay laging sa atin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hallelujah! Yan ay pangako ng Panginoon. So, nais ko lang sabihin na ang church sa San Pablo ay meron na pong inilagay ang Panginoon doon na dalawang deacon. At yun po ay aming pinagbotohan. Isa lang po ako doon sa boto. Pero inayaan ko sila na maging handa dahil nai-announce ko na yon sa mga nakaraang mga buwan. At noong Sunday po ay aming isinagawa ang botohan para sa deacon, para sa trustee, at sa bawat department ng iglesia. Ay nailagay na po yung mga tao na maglilingkod sa bawat opisinang yun. So salamat sa Panginoon, meron pong dalawang deacon na inilagay ang Panginoon sa dako ng San Pablo. Ang tagal ko na pong hinintayan dahil tatlong taon, halos mula nung nag-full-time ako sa ministry, at sa loob ng tatlong taong mahigit, pagkatapos ng paghihintay na matagal, ay ibinigay na ng Panginoon yung deacon, no, para sa iglesia ng San Pablo. To God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Now, ano pa ang pwede nating sabihin sa iglesia? Sa Holy Spirit Church. Sabi, ang Holy Spirit Church ay siya ay nagbabautismo sa ilalim ng pangalan ng Lordship ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, ang church, mga kapatid, ay sabi, sila ay binabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. But sa Catholic Church, sabi, sila ay nag-form, nag-adapt sila ng isang katuruan tungkol sa Father, Son, and the Holy Ghost. At yun ay ginamit nila para maging formula ng kanilang pagbabautismo. So nabago po ang katuruan sa kanila dahil hindi nila sinunod yung kung ano yung nasa kasulatan, but ang tunay na church ay walang binabago. Kung ano ang ipinahayag ng Diyos, kung ano ang nasa kasulatan, yon ang kanilang tinutupad, yun ang kanilang ginagawa. At ang sabi, ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang pinakadakilang bautismo na pwedeng maganap sa buhay ng tao. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Amen. So kapag merong bautismo sa truing God, doon sa tatlong persona, kinakailangan siya mabautismo sa tamang bautismo. Kailangan niyang malaman at kailangan niyang tanggapin kung ano yung tunay na bautismo na kailangan niyang matanggap. Amen. Yan ang bautismo. Dahil kung hindi bautismo sa Panginoong Jesucristo, yan ay isang paganism. Amen. Yan ay hindi sa Diyos. Yan ay sa mga pagano. Yan ay para sa mga walang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. So, gusto ko rin sabihin ngayong gabi na merong dogma ang Catholicism tungkol sa apostolic succession. Sabi, si Pedro, siya yung leader ng mga apostol. Yan ang sabi, si Pedro ay leader ng mga apostol. Kaya nga, para maipagpatuloy yung pagiging leader na yan, kailangan humalili. May humalili kay Pedro para maging successor ni Pedro. Pero si Pedro ay hindi isang papa. At ang apostol ay hindi si Pedro ang leader. Kundi ang leader ay ang Espiritu Santo. Sila ay pantay-pantay. Sila ay kumikilo sa ilalim ng pangunguna ng Espiritu Santo. At walang nagpapakilo sa kanila kundi ang Espiritu Santo. Hindi si Pedro ang nagpapakilo sa kanila, kundi ang Espiritu Santo na nasa kanila. Sila ay merong respeto sa bawat isa.
Sila'y merong paggalang, sila'y merong pagmamahal sa Espiritu Santo. Sila'y nagmamahal sa utos ng Diyos. Wala silang gustong nasain kundi ang utos ng Panginoon. At kung ano yung ipinag-uutos ng Panginoon, yun ang kanilang ginagawa. At kung ang pagpapalit sa mga apostol ay success yun, ibig sabihin, yan ay hindi espiritual. Yan ay isang karnal, yan ay isang sexual desire. Hindi yun sa Diyos. Dahil hindi mo pwedeng pagsamahin ang tunay na church at hindi tunay na church. Kung paano hindi maaaring magsama si Esau at si Jacob, dahil magkaiba sila ng karakter. Bagamat iisa yung kanilang nanay, isa ang kanilang tatay, isa lang ang pinagmulan nila at pinanggalingan nila, pero yung karakter na ipinamalas ni Esau ay iba sa karakter ni Jacob. Si Jacob ay Kristiyano. Amen? But si Esau ay isang taong, ang sabi, violente. Mandirigma. Hallelujah. Now, ang baptism of the Holy Spirit at ang mga taong tumanggap ng maling bautismo ay hindi maaaring magsama. Dahil magkaiba ang kanilang pananaw, magkaiba ang kanilang pananampalataya. Amen. Hindi maaaring magsama ang karnal at ang espiritual. Dahil hindi ito makakatulong sa kanilang dalawa. Magbababag lang sila. Mag-aaway lang sila. Dahil magkaiba sila. Hindi sila maaaring magkasundo sa maraming bagay. Dahil magkaiba sila ng pananaw. Magkaiba ang kanilang pananampalataya. Kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon at ang bautismo para sa iyo ay ang Espiritu Santo, dahil may mga tao ng bautismong gusto nila ay hindi sa Espiritu Santo. Kaya nga hindi kayo pwedeng magsama. Amen. Hindi kayo pwedeng paglahukin. Hindi kayo pwedeng pareho lang. Hindi maaaring sabihin na pareho lang naman tayo eh. Pareho lang naman ang Diyos. Pareho lang naman tayo ng pananampalataya. Pareho lang naman tayo ng paniniwala. Hindi maaaring magkapareho. Amen. Dahil ikaw ay naniniwala sa full gospel. Nakatingin ka sa salita ng Diyos. Hindi ka nakatingin sa credo. Dahil kung ang salitang ito ay mayroong credo, bibitawan mo ito. Amen. Kung ang salitang ito ay mayroong katuruan ng tao, bibitawan mo ito. Hindi mo ito pag-iintinesan. Pero ikaw ay sumasampalataya na ito'y salita ng Diyos. Na ito'y ipinahayag ng Diyos sa iyo. At ang Diyos ay nagpapahayag sa iyo, siya ay nagtuturo sa iyo ng kanyang mga salita. Hallelujah. Kaya nga hindi kayong magkakapareho kung iba yung pinagkukunan ng kanilang paniniwala. Kung ang paniniwala nila ay tungkol sa mga katuruan ng tao, then ang paniniwala mo ay ang tungkol sa katuruan ng Diyos. Paano magkakapareho? Para kayong si Jacob at para at ang isa sa inyo ay si Esau. Amen. So ang Diyos ang naglagay ng kaibahan. Hindi ikaw ang naglagay ng kaibahan sa iyong sarili para sabihin mong iba ka sa iba. Amen. Kundi ang Diyos ang naglagay ng kaibahan ito dahil ang tunay niyang tinawag ay pinupuspos niya ng Espiritu Santo. Hallelujah. Ang tunay niyang tinawag ay pinangakuan niya. Ang tunay niyang tinawag, iyon yung mga dadatnan niya sa kanyang pagbabalik. Ang tunay niyang tinawag ay mahal na mahal niya. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now, ituloy natin ang sinasabi dito. Sa Ephesian Church Age, sabi niya, apostolic succession, one after the other, one pope, and it has to be in lineage of pope, therefore you can be a pope. Oh my, sabi niya, that's nonsense. The lighty, not the holy and just, but let the priest pray for them and bring them out of their sin, forgiving their sins, paying money for a confession.
Ang sabi, mayroong dalawang klase kasi. Yung salitang profession. At yung salitang calling. Magkaiba yan eh. Di ba? Yung profession at yung calling ay magkaiba. Amen. So, may mga taong naglilingkod sa Diyos pero profession. Ano ba yung profession? Hanap buhay. Hanap buhay. Pero ang calling ay hindi nakatingin sa kung ano yung kanyang makukuha. Kung ano yung makakamit niya, kung ano yung pwede niyang matanggap kapag siya'y naglilingkod sa Diyos. Aleluya, may mga taong ginagamit ang Diyos para sa kanilang sariling kapakanan. Para sa kanilang sariling interes. Hindi yon paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod ay walang hinihintay na anuman. Walang hinihintay na anumang kapalit. Hallelujah. May mga taong naling sa karangyaan. Umasa sa kung anong pwedeng matanggap. May mga taong naglilingkod sa Diyos pero attachment sa mga bagay na material. May mga taong naglilingkod sa Diyos pero involved sa politika. Involved sa mga, praise God, sa kung ano ang pwede nilang makuha. Dahil pare-pareho silang nakikinabang. Makikinabang ang politiko sa grupo. At yung leader ng grupo ay nakikinabang sa politiko. Nagpapakinabangan sila. Kailangan ng politiko ang tao. Kailangan ng leader ang pera ng politiko. Kaya ang politiko, hindi sila, praise God, hindi sila naniniwala sa leader. Dahil alam nila, kapag leader ka ng isang grupo, sasabihin ng politiko, pera lang ang katapat mo. Hallelujah. Ba't ko sinasabi ito? Dahil yan ang karanasan ko, yan ang nakita ko, yan ang mukha ng denominasyon. Hallelujah. Bumabagsak sa politika ang leader. Yan ang kanilang kinababagsakan. Glory. Money. Babae. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Dito sa Jesus Christ the same, now the church came out of that was the going out from the apostolic church. It was born through several hundred years, about 1,000 years there and or more of just dark age, it's called. Then, on this side came out the first Reformation, which was Martin Luther, then come John Wesley, and then Pentecostal move. In this age here that we're living in, is the gathering of a church age. Now, notice, if God is the infallible God, if He is the great Jehovah, He cannot treat one child one way and another, the other child another way, and what He did to them, He must do to us, and they got something that we did not get. Ang Diyos ay fair God. Amen? Ang pagtingin niya sa bawat isa ay pantay-pantay. Walang favoritism ang Panginoon. Wala siyang tinatratong special ka at ikaw ay hindi special. Amen. Ikaw ay church. Ang tingin sa bawat isa ay pantay-pantay. Mahal niya ang bawat isa. Hallelujah. So, sabi nito, if he lets the church go in just a common theology, he sure changes the Gentile church. And when he promised that he will give it more than they had back there, so there's something wrong somewhere if we do not receive it. Now, mga kapatid, ang Diyos ay infallible. Hindi siya maaaring magkamali. Siya ay isang dakila at makapangyarihang Diyos na tumawag sa iyo. Wala siyang pinagsisisihan. Hindi siya nagsisising tinawag kanya sa panahong ito. Hindi siya nagsisising siya ay nagkamali.
at hindi siya maaaring umupo sa isang tabi upang magsisi na ikaw ay kanyang pinili, hindi siya maaaring magkamali. Amen. Pwedeng sabihin ng iba na parang mali, pero sa Diyos, kahit anong gawin mo, hindi talaga siya nagkamali sa iyo. Hallelujah. Praise the Lord. The Holy Ghost Church. In our time, ang iglesia, hindi iglesia na binubuo ng abilidad ng tao. Kundi ito ay iglesyang nasa ilalim ng leadership ng Espiritu Santo. E ano kung bulol yung mga ngaral? E ano kung walang alam ang mga ngaral? Di ba? Maraming kapintasan. Pero hindi tayo nakatingin doon. Nakatingin tayo sa Espiritu Santo. Nakatingin tayo sa pangunguna ng Espiritu Santo. Hallelujah! Hindi sa abilidad. Ang Diyos nakatingin sa ating mga puso. Nakatingin sa motibo ng ating mga puso. Sa motibo ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Church na pinapangunahan at pinapatubayan ng Espiritu Santo. Church na pinagpala ng Diyos. Yan ang tunay na church. Amen! Church na pinapangunahan ng Espiritu Santo. Now, ang Apostolic Church, ang church sa ating panahon. Ikaw ang church sa ating panahon. Mula sa Apostolic Church, dahil nung sila'y kumilos sa panahon yun, kasama kang kumikilos ng panahon na yun. Hindi mo nakita. Pero nung kinilusan ka ng Espiritu Santo, naging pamilyar ka at ang sabi mo, ito yung ginawa ng apostol. Ito yung ginawa nila. Nag-gathering sila sa ilalim ng Espiritu Santo. Ito yung ginagawa mo ngayon. Dahil naroon ka na, nagtatrabaho ang Espiritu Santo, naroon ka, saksi ka. At ang sabi mo ngayon, nakita ko na to. Salamat sa Espiritu Santo. At ito ang patunay. Ito ang patunay na binibintikan ng Espiritu Santo ng Diyos ang isang gawain kung siya ay naroon. Sabi ng Panginoon, dalawa tatlong magkatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon. Kung narito ang Diyos, binindikan ng Panginoon ang iyong mga panalangin. Binindikan ng Panginoon ang iyong mga kahilingan. Hallelujah! Pinagpala ng Diyos ang iglesyang ito. Pinasagana ng Diyos ang iglesyang ito. Pinagpala niya sa makalangit na mga pagpapala ang iglesyang ito. Pinayabong niya ang inyong mga wisdom, ang inyong karunungan, ang inyong kaalaman. Hallelujah! Siya yung tulong, siya yung kamay na kumikilos ngayon. Siya ang nagpapagaling ng inyong mga karamdaman. Siya ang nagpapala sa inyong mga pamilya. Siya ang tumutugon ng inyong mga panalangin. Dahil ito'y church na tinatag ng Diyos sa dakong ito. Salamat sa Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Nais ko tawagin ang ating pastor. Amen. Salamat sa paalala ng salita ng Diyos ngayong gabi. Amen. Kaya tayo na pa rito dahil alam natin ang Espiritu ang gumagawa sa ating kalagitnaan. Siya ang ating inaasahan sa ating pananalangin. Siya ang inaasahan natin na tumulong sa atin. Maging ang pananalangin. Ang sabi din natin alam kung paano manalangin. Pero ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin para makapanalangin ng tama. Yun ang ating gagawin ngayon. Amen. Salamat na narito ang Holy Spirit na tayo ay iglesia niya. Amen. Ito yung bayad ng 11th day worker. Nalala niyo yung parabola ng ating Panginoon? Naganap siya ng gagawa para sa kanya. At merong mga nag-apply unang ganitong oras and then pangalawang oras, pangatlong oras, pangapat. Hanggang sa huli ay nag-apply yung 11th hour workers. At ang binigay na bayad ni Lord sa lahat ng mga gumawang yun ay pareho. At ang sabi ni Barbara, what's that?
the Holy Spirit. Kung ano yung binigay dun sa Ephesian Church Age, yun din yung binigay dun sa Smyrnaean Church Age. Hanggang sa dulo, amen, sa atin, it's the Holy Spirit. Amen, siyang binigay ng ang Panginoon sa atin bilang gantimpala sa ating pagpasok sa paglilingkod sa ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. At tayo po'y mananalangin, taas natin sa Panginoon ang mga kahilingan natin ngayong gabi. Umasa tayo. Amen. Siya ang magbibigay ng tamang panalangin na dapat nating sambitin. Siya din ang magbibigay ng tugon sa panalangin. Kundi ba naman ito'y gawa lahat ng Holy Spirit? Siya ang nagbigay ng inspirasyon para ipangaral ang ganitong pangaral. At ngayon ay mananalangin tayo para sa ating panalangin. Ang inspirasyon na nagbigay, ang inspirasyon na ibinigay ng Holy Spirit sa mga ngaral, ang siya rin kikilos sa atin sa ating panalangin. At pagkatapos, siya ang tutugon sa ating panalangin. At siya ay kikilos sa mga dinadalangin natin sa gabing ito. At tutuparin ang ating mga kahilingan sa Kanya sa buhay ng bawat isa sa kanila. Magpapagaling, magpapalaya, magpupuspos, magpupuno ng lahat ng pangailangan. We believe that. Tayong lahat ay mananalangin ngayong gabi.
aking itataas ang ngalan mo, Jesus, pagkat dakila ka, di ka nag-iiba. Kaluwalhatian mo ay sapat na sa buhay ko. Itakwil man ako ng mundong ito, Panginoon, narito ang puso kong bukas, ba't ako maglilihim sa iyo? Batid mo ang lahat sa buhay ko. Kaluluwa ko'y lagi nang naghahanap sa iyo. Ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. Tayong lahat ay tumayo habang inawit natin. Sa tuwing nag-iisa, naaalala ka ang kalooban. Like magpupuri sa iyo. Hallelujah, Father. Di lang sa awit kong ito, kundi sa buhay ko, alay ko sa'yo. Let's just raise our hands and worship Him. Sing it from our hearts now. Panginoon, narito ang puso kong bukas, ba't ako maglilihim sa'yo? Batid mo ang lahat sa buhay ko. Kaluluwa ko'y lagi nang naghahanap sa iyo. Ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. Witin natin minsan pa, sabay-sabay. Hallelujah. Panginoon, narito ang puso kong bukas, ba't ako maglilihim sa iyo? Batid mo ang lahat sa buhay ko. Kaluluwa ko, hallelujah Lord, lagi nang naghahanap sa iyo. Ang tanging hangad ng puso ko
ay paglingkuran ka. Panginoon, ikaw, Panginoon, pupurihin kita. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang Holy Ghost Church ay puspos ng pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Pupurihin ka namin, Lord, magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tanggapin mo ang pagsamba ng iyong mga anak. Ang iglesia mo ay iglesia ng pagpupuri dahil ikaw ay nananahan sa pagpupuri ng iyong mga anak. Oh, hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Thank you, oh God, you have not left your church. Ikaw ang nagpapatuloy na nangunguna sa amin. Papasalamat kami sa may kapangyarihan mong pangunguna, pagkilos. Salamat sa mga kaloob ng Espiritu. Salamat sa mga pagkatawag na meron sa aming lokal na iglesyang ito, Ama. Sa pamamagitan niya ay nalalaman namin, hindi po galing ng tao ang umiiral, hindi ang diskarte, hindi ang husay ng kung sino man. Ito'y mga espiritual na bagay. O God, at ito, Panginoon, ay gawa mo. Ang mga katawagang ito ay ikaw mismo, Lord, na naihayag sa aming kalagitnaan. Ang sabi ng yung propeta, Panginoon, ay sinugo sa huling panahon ang mga kaloob ng Espiritu ay pinagagana mo sa iglesia para panatiliin itong malinis, Lord. Ang kaaway, palagi siyang nagbabanta. Gusto niyang wasakin ang iglesia. Gusto niyang guluhin. Gusto niyang parumihin. Gusto niyang papasukin lahat ng klase ng kamunduhan. Ngunit salamat sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa mga kaloob ng Espiritu mo, Panginoon. Dahil bago pa siya makapasok sa amin, ay nadidiscern na namin. Lord, na ihahayag mo na ang kanyang mga gawa at ang kanyang balak sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoong Jesus. Ayaw namin na mawalay ang mga kaloob na ito. Ayaw namin, Panginoon, na mawalan kami ng respeto sa mga ministro, sa mga may katawagan sa Espiritu Santo. Oh God, help us, Father. Sinugo mo ang lahat ng ito para makinabang ang mga mananampalataya. Ayaw mo makinabang ang bawat isa. We thank you, Lord Jesus. Salamat po ngayong gabi. Alis kami mula sa gawain ito na Lord, malinaw sa aming puso ng iglesyang ito ay Holy Ghost Church. It's not a denominational church. It's not the church of men, but the Holy Ghost Church. Oh God, yun po ang iyong aagawin. Ang iglesyang lubos na nasa sakop ng Espiritu mo, ng mga tao at ikaw ay magiging isa na, Panginoon. Na kapag sinaktan ang iglesyang ito, ikaw ang Espiritu mong nasasaktan. Kapag napigati sila, Lord, sa kanilang kalooban, ang Espiritu mo ang tunay na napipigati. Oh God, minsan nararamdaman namin ng kalungkutan, Lord, at sa mga bagay na nakikita namin pag nakasaksi kami ng isang kasalanan na nagaganap. It's not really us, but it's the Holy Spirit in us, Lord. No wonder ang sabi mo, pagdating ng araw na yun, makikilala nila na ako ay nasa Ama, Tama ay nasa akin, at ako ay nasa inyo, at kayo ay nasa akin. Ang sabi mo, Panginoon, kapag inusig kami, bago pa kami usigin, ikaw muna ang inusig. Ikaw ito na nasa amin. At ayaw naming malayo sa iyo, ayaw naming, Panginoon, isang saglit man. Kaya mo, Panginoon, umalis kami
Taglay ang kapahayagang ito, hindi kami mawawala sa iyo. Ang sabi ng iyong banal na salita, sino mang pagkaisahin mo ay hindi na maaring paghiwalayin ng tao. Dinideklara ko ngayong gabi, Panginoon, na kami ay nakipag-isa na sa iyo. At ikaw ang Espiritu Santo. Kaya walang anumang lalang ang tao, walang anumang plano ang tao, walang anumang balak ang tao na maaaring magpahiwalay sa amin sa iyo. Hindi na pwedeng paghiwalayin ang iglesia at ang Espiritu. Kaya nga, Lord, isa na lang ang sinasabi nila, the Spirit and the Bride say, come. They are one. They've been united in this day. At walang taong makapaghiwalay. Walang taong makapaghiwalay sa atin, Panginoon. Oh, we thank you, Father. Keep your people now as we commit our lives to you. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Umayo kayo sa ilalim. Sa ilalim ng pangangalaga ng Espiritong ito. Banal na Espiritu. Kamayan tayo sa isa't isa. Sabihin niyo, pinagpala ka, kapatid. Pinagpala ka, kapatid. Pinagpala ka, sister. Pinagpala ka, brother. Amen. The Lord bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.